kaibigan, bakbakan na naman tayo. Tapos na yung BDS, it's Division 2 naman ng DPC, no? Yes. Dota Pro Circuit natin. Bakbakang MAG kontra? Xerxia. Yeah. Teka lang kasi ano eh. Naglo-loading po. Nag-loading lang. Nag-loading lang. Ano ba yun? Malag. Oo, oh, may pickings na agad tayo dito, no? And pagdating sa matchup, yung Xerxia nakaran kasi ang ganda ng performance nila sa BTS. Although hindi nila natalo ata yung Polaris. Mm. Pero maganda yung naging run. Kaso ito dapat yung mas tutukan nila, mas pukosan nila ng pansin kasi Division 2 na to eh. DPC kasi to eh. May magmamatter to pag magta-top sila sa kanilang, sa lahat ng games nila, di ba? Sa Division 2 eh. Siyempre, may chance sila mapunta dun sa Division 1. At chance for a major. So, mas mabigat talaga naman ang DPC. Pero tingnan natin, kayo ba yung nag-gas nung Xerxia and Polaris? Yung sobrang... Oo, ang tagal nung game na laban. Yes. Ganda, di ba? Game number 3, pa 80 minutes na. Grabe dun si Akashi. Tapos yung split push na ginawa din ni Bok. Ayun. Rita. Salitan lang sila, kumbaga, kung sino na nanalo. Oh, okay. Pero meron na tayong drafts dito, Xerxia. Mm-hmm. They got Nature's Prophet and Rubik. And MAG naman, they have Tusk and Lushrock. So I think parang similar lang din yung two picks ng dalawang to. Mm-hmm. May pang save yung Xerxia and Myth Avenue. Tusk, they have the Snowball. Rubik naman, once na may Shard, pwede lang mag-lift ng kakampi and save. And sa Lushrock and NP naman, similar sila in a way na mabilis silang mag-takedown ng Tore. Yup. And a must win to, no, for Xerxia. Kasi nasa bottom to sila kasama yung Atlantis. 0-5 yung Atlantis, 1-4 sila. Although tied up sila nung team flow. Pero pag na 1-5 kasi dito, masakit eh. I mean, Filipino roster din kasi itong Xerxia. Although si, may isa dito eh. Si Bombi, ayan, from Vietnam as apat na Pinoy. And ang hirap pagka nawala sila. I mean, sayang din yung chance. MAG, I mean, mahirap na din i-grind eh. Kasi sobrang ganda ng standing ng ano. Sobrang ganda ng standing ng Army Geniuses and Polaris. Pares yun undefeated. And mamaya magbabakbakan yun sa last series natin. 5-0-5-0. Ito kasing Mid Avenue Gaming, 3-2 sila eh. 4-2 yung spawn team. Baka may mas chance pa yung spawn team kapag Army Geniuses Polaris, either of the two, may madalawahan talo tapos sila magpanalo. I mean, etong yun nga, MAG, at least, nasa ano na sila? Nasa secured na sila na magsistay sa division to kung sakali. Pero syempre, marami pang series eh. So, oo, possible pa din. May 4-2 nila, pwede pa. Kung ipapanalo to ng Xerxia, pwede pa siguro na makaakyat ng onte yung Xerxia. Kaso, I think much better talaga. Kasi lagi kong inakas yung Xerxia at nahalata ko once na kumuha sila ng mid laner na magalaw early to mid-game, dun sila nananalo eh. Yung mga heroes like Tiny, ni JG, dun talaga siya malakas. Yep. And I think na siguro ganun din naman yung plano nila dito since pinakita na yung mid lane na Lushrock. I mean, ino-offlane din naman to eh. Naalala ko si Resolution ata yung nag-offlane neto sa Team Secret last TI. Pero possible din naman na, I mean, mas lagi siyang mini-mid kaysa ibang lanes. Ibang lanes. Ibang roles. Kumbaga, situational, kumbaga, no? Oo, kung ilagay siya sa makita, iba. Maganda na makita natin siya sa iba para ibang flavor naman, no? Diba? Siguro, kung pwede naman, kung pwede naman sa draft nila, why not? Pero, I feel like, ba't mo pa ilalagay sa iba kung ang comfy lane niya is mid lane? So, strong laner naman talaga si Lushrock. Can pressure tower sa mid lane and the most important tower sa early kasi is that mid tower. So, once na mabasag, yan agad ng Lushrock. Eh, syempre, mas lalawak na yung mapa ng MAG at mas makakagalaw na sila since they do have the Tusk pick. So, I don't know kung ano yung magiging plan nila, but siguro papunta na nga doon na magiging aggressive nga sila early to mid. Radiant team. And kay Boss Noy, no, na tinatanong nasan si Madam Diane, binunutan po ng bagang. So, proxy muna tayo sa kanya. Para makapagpagaling siya. No, siyempre, casting yung work ni Ma'am Diane. So, hindi makapagsalita. Dahil nga, nabunutan ng ngipin sa bakang. Baka wisdom to ata yung binunot kayo din. No? 10 seconds siguro, remaining. Pero third pick, Snapfire. I mean, support. Potentially. Very, ano ha, yung kung magiging support nila dito, Tusk and Snapfire, napaka-effective in terms of rotation. Gustong-gusto ko yung mga active na support compared dun sa mga babysitting na like Trent. Although effective sa team fight, gusto ko nakakita lagi ng action, especially dito sa C, para more on bakbakan talaga tayo. Sulit yung panonood, no? Mm-hmm. Pwede naman, pero feel like pwede nilang i-offlane yung Tusk post for Snapfire. Uh-huh. Tusk and Snapfire kasi sobrang ganda up against an NP carry. Kayang-kaya nilang patayin early game. NP doesn't have any defensive skills.
Kaya pag na-burst down nila yan, snowball cookie, eye shards mabablock nila, mahihirapan si NP. He's a very squishy hero early game. Ang salan kasi ni NP is, you know, his TPs, yung global presence niya, yung right click damage niya, and yung pagpupush niya ng Tore. And laning-wise, kung malulugi mo yung NP sa ganun, eh syempre, mahihirapan yung Xerxia dito. But Xerxia, they picked out Nyx, Assassin, and Pangolier. And I think this is going to be a Pangolier mid lane, which is really good for JJ, a really active hero. Pwedeng-pwede siyang punta kahit saan, gumang, pumatay. So I think these two picks from Xerxia is good. Yeah. Medyo nagko-complement siya together with Nature's Prophet, no? Medyo mid-game strat for Xerxia na active. You have Nyx Assassin. Kasi yung Nyx Assassin, Nature's Prophet combination, sobrang goods niya. Vendetta, hunt ka isang hero. Like you've said, squish nga dito yung Snapper. So kung makikita ng Nyx yan na undetected siya, surprise siya dyan for sure. Dahil may titipid, may TTP na NP. Oh, tsaka yung Nyx Assassin pick, situational kasi to. This time naman, pinick nila, besides the fact na magandang combo siya with the NP, global presence, makaka-TP lang agad, nakaka-counter siya ng Mortimer's Kisses ni Snapfire. Isang third skill. Isang third skill lang ni Nyx. Siyempre, mahihirapan yung Snapfire, makakancel na agad yung Mortimer's Kisses. And also, yes, yung sinabi mo nga, Leshrac, yung pauubusan lang ng mana. Masakit din kasi yung second skill ng Nyx Assassin, lalo na pag intiro ka, pag mataas yung mana pool mo. So, that is a really good choice for Xerxia. I agree kasi sobrang nag-complement na nga sa draft nila dito. More on naging counter pa, no? So for MAG, they went for Beastmaster, Vision Gaming. Siyempre, yung meron kang board dyan, yung control, split push. Actually, makakasabay yan again sa NP. Can defend lane with this controlled unit. Dami magagawa niya. And also, kahit magbigay-biga, ano, penetrate yung Beastmasters, napaka-effective. Kasi matik mga BKB yan dahil may Leshrac. I think main reason kung bakit nila pinick si Beastmaster is to stop the Pangolier roll. Yung maroror kasi yung naka-rolling thunder na Pangolier eh. And yun kasi based sa picks ng Xerxia dito, yun yung pang-initiate nila, which is the rolling thunder ng Pangolier. So once na ma-stop mo yan, syempre, mapipigilan mo na yung clash ng Xerxia. So, Beastmaster din kasi, really good hero up against an NP. Naka-clear siya ng mga trends ni NP. And pagdating sa last ban, ano bang kulang ng Xerxia dito? They might pick carry kung sakali or offlane kasi yung NP naman both ways eh. Pwede, ang read dito, Xerxia, binanout na nila. Kasi MAG, very effective with the long road na nakaraan. Meron silang game na nag-shine talaga yan, si Miracle, ayan, sa mga long road player. Pero ano bang open for Miracle dito? I think Naga, hindi, nirespect ba na yung Naga? First ban. Sematic yung Naga kaya Miracle. So, ang ano nila dito, ang read nila dito, LB, mid-avenue gaming, kikikerry yung NP kasi they banned out Doom. Siguro, ganun nga talaga. Kasi offlane yung binan nila. Pero speaking of Miracle, ito kasi yung carry na laging most, na siguro mga 80-90% sa kanyang games pang offlane. Yep. Yung carry niya. So, hindi ako magugulat kung i-Beastmaster carry nila to. Pero, para sa akin, mas maganda pa rin talaga na offlane or itapat si Beastmaster against si NP. But, the good thing for MAG is they're the last pick. So, makakapag-adjust sila, makakaisip pa sila kung ano bang mas magandang i-pick natin. Kung depende sa kung ano yung ila-last pick ng Xerxia, which is meron na ngayon Dawnbreaker. Okay. Tama yung read nila na NP carry nga to for Xerxia. So, Dawnbreaker. I mean, Dawnbreaker, pwede pa rin naman, I think, sa meta kayo na malalaro mo pa rin naman siya as carry. Pero maraming teams na talagang sa offlane role na siya. Nalalagay. So, ikaw ba dito, LBN, anong napipisil mong potential last pick for Miracle? Is Trow available? Hindi, kaso NP Dawnbreaker na ito. Jajumpin na lang. Oo. Mahirap din. May Pangolier. Ang daming pwedeng pampigil sa kanya. Another range hero is good din naman kasi leaning against the Dawn. Pagmili ka kasi, mahaharas ka lang ni Dawn pag natamaan ka ng first kill. I think Slark is good. Open ba? Why not? Pwede silang mag-Slark dito eh. Kasi Slark, decent laner against the Dawn. But faceless it's going to be Faceless Void pick. So, finally, I saw Miracle getting Snap Faceless Void combo. Oo, Snap Faceless Void combo yung plan nila.
Hindi ko ba, oo nga, no? Bakit hindi nila binan yun? Usually, pag may snap, may void talaga eh. For the cases. Mm-mm. Para mag-ano sa krono, no? May laro ba yung Fnatic? Wala po, Boss Joy. Shoutout to kay Boss Mark Gamil at si Gerger. Ay, Gerger. Gerwin. Shoutout sa'yo, Boss. Ayan, so Rupi daw will take Dawnbreaker, Karma, NP dito. Jaja, Rubik, Bombi naman, next assassin. Tas yan, mid ano nga, pango. Ni GG and for mid avenue guys, we have Kishka sa kanyang to score, Exiler naman, Leshrac, si RR, Snapper siya dyan mga boss, Zil, Beastmaster, and Merak. Si Zil, laging yung gamit na madalas sa mga matches nila. So, gamay na gamay na. Kanino ka dito, LV? Ako, I'll go for ano, Xerxia sa lineup nila. very confusing kasi pareha sila maganda yung draft. Siguro, I'm leaning towards Xerxia mainly because meron silang pang save dito sa Faces Void. Chrono, they do have the Dawnbreaker na pwede lang mag-ultimate doon to heal up those heroes na na-chrono. Even though maganda din kasi talaga yung pick ng Xerxia, meron silang pampigil sa Rolling Thunder and everything, pero I'm leaning towards that NP carry instead of, I mean, kung i-compare ko yung Void and NP, mas gusto ko yung NP carry. Mabilis kasi siyang maka-back up. Void kasi magfa-farm lang muna yan, sasama pag may chrono because they do have the Mortimer's Kisses. But I think NP, it's going to be an NP game, I think, this time. Oo, kasi sa draft lang, gusto ko yung, ano eh, sa MAG. Pero ulti-dependent kasi. I mean, kung wala silang chrono, parang mahina yung ano nila. Like, teamfight potential kung sakali. Unlike dito sa, ano, na anytime pwede silang mag-go. Diba? Oh, yun nga din eh. Balik kung mag-aantay pa ng matagal bago. Tapos ang problema kasi sa mga ulti-dependent na hero, pag nag-fail yung combo nyo, reset na kayo, diba? Yung kabila kasi, hindi sila nag-aantay ng matagal na cooldowns eh. So yun ang advantage nila na, kunwari, nag-mess up na yung MAG dito, pwede pang pumalag. Yep. Yung Xerxia. And happy viewing din kila Boss Denbert. And like and share nyo na yung ating live stream. Shoutout sa mga tropa natin dyan sa YouTube and Facebook. And mo magkakabakbakan dito, LB. Magkakabakbakan ba? Sino yung play-by-play? Nagugulan ba ako? Ang gulo kasi. ikaw baliw play by play. Kaya ako in between ako. Nasa gitna ako eh, pero ako sa dalawa. Go muna. Hoy. Oh. Skinilan. Ito sa ang kulit na ito ni Jay. Parang tama lagi. Ayan. So lalo mo magaganap no LB since 2-for-2 lang naman game boundary. Lahat sila dyan nakakuha. So si Karma maglilin dito sa bottom. Katapat nila yung Beastmaster and Toss versus yun nga, NP and Rubik dito na potential na mag-babysit. Ano. Si Sarah, in terms of harassment, parang ano eh, kaya naman sumabay dito ng dire side dito sa bottom. Even though long range kasi yung dalawa. So si Beastmaster parang distansya lang, wild axe mamaya. Kasi for sure, chachani-chaniin lang siya dyan panigurado eh. Pero ang downside naman for Xerxia, syempre, pag nalapitan niyang NP, sure patay yan, Beastmaster and Tusk. Ang sakit-sakit ng dalawang yan eh, naka-tag team. Diba? Pero yun nga eh, the good thing for Xerxia naman is 2 range heroes na makakapagharas. Kinda tanky lang daw, dalawang strength yung katapat nila. So, for both of them, kailangan lang maging maingat. Malaki yung kill potential sa baba, actually. Dito naman sa taas, si RR yung naatasa sa mag-babysit. Ang daming escape, ha? I mean, sarap ng buhay dito ni Faceless Boy. Time mo ka lang, tapos pwede kang i-cookie out. So, kailangan mo lang magdala ng consumables talaga dito. I mean, walang pressure sa part ni Meral. Sarap ng buhay niya dito. So, I'm thinking, okay. A-okay yung lane niya talaga dyan for sure. Meanwhile, Jaja and Kishka dito. Early banatan, ayaw niya. No, na kumulit etong si Kishka versus dun sa carry nila. Yung dalawang support natin, pinapasarap yung buhay, walang maikishare ng XP since nagkakaroon nga sila ng harasan sa isa't isa dun. I think ang ginagawa ng Rubik is pinipigilan niya to si Kishka na mag-pull. Kasi
dalawa yung pwedeng kumuha ng stocks dito sa side ng MAG. Eh. They have the... Pero ito, LB, Jaja, potential first blood. Maganda kung ay Exiler mapunta, pero nakikish kayong bola. Hindi na nila hinayaan na makapag-approach pa ng high ground. Siyempre, that first blood is broadcast by Rivalry. Oh, pero goods na din yun, ha? Kahit support lang nakakuha, it's still a first blood. May nakuha pa rin naman si Exiler ng onti doon, eh, assist gold. So, goods pa rin yun. Even if it's just a support, but first blood is first blood. May bounty sa ulo yan. May additional. XP. Yes. Napaganda pa yung kulitan ni Kishka, no? Tsaka ni Rubik. Napadpad sila sa part na yun na kung saan nakapitas pa nga tuloy sila, no? Parang sa part ni Rubik, dapat pala hindi na ako kumulit ng kumulit sa'yo, no? Tukas siya tumakbo din, eh, sakto. Sa 2-minute water. Happy view kay always present din na si Boss Christopher Carantang. Pitikin mo lang ng pitikin, boss. Goods yan. Pero Bangalier against Leshrac sa mid lane, I think both of them, parehas lang sila, good lang. Meron silang pang clear ng creep wave dito. Siguro walang masyadong patayan muna sa mid. Etong Bangalier kasi, even if meron siyang swashbuckle, pwede siyang makapag-in. Pwede kasi din siya mabaliktad ng Leshrac, eh, pag masyado siyang kumulit. Pero speaking of kumulit, nababody block yan and wala siyang kasamang support since si Kishka nandun, kukuha siya dito ng creep wave and potentially mapatay dito si Zil. May fade bolt ba? Hindi enough. Yung damage pero karma! Sakto-sakto lang, one call away, I'll be there mga kaibigan. Napaganda ba, no? Sakto yung fade bolt na hindi enough yung damage para makuha niya yung last and final right click to bring Zil down dito sa baba. Okay lang. At least NP yung nakakuha. Yun din kasi, sabi na, dito talaga sa baba yung bakbakan, eh. Kasi eto, may potential kill, may potential na makakakill yung MG. Same lang din sa Xerxia. And very nice blocks from the trends neto ni NP. Yun kasi ang downside. Pag melee hero ka up against an NP, pag masyado ka nang malayo sa tore mo, pwede kang patayin. So yun nga yung nangyari dito sa Beastmaster. So, mamaya main event natin, ano guys, Polaris versus AG. Last series po natin yan. Parehas undefeated yun, ha, Yowie against Polaris, mga boss. Parehas 5-0, no? Happy viewing din daw kay boss JJ at MAG daw siya nakabit. Good luck, boss. Hindi ba ikaw yung magkakas nun din? Hindi, hanggang second ako. Gusto mo tatlo? Grabe ka naman. Ay, second series ikaw din? Oo. Akala ko third series ka. Okay, okay. Si ano yun? Si Brownie na at saka si JB. Ah, okay. Hindi ba easy, KJ? Ay, nangugulan ako, eh. Pero sige. Si ano? Sige. Si sino kasama mo, Sir Mike? Oo, sa second series. Okay. Tapos mamaya, last, magka-ask nun si JB. At saka, ang galing bakasyon yun, na si Brownie. Is back. Brownie is back. Sana all nagpalawan. Yes. Tamang sana boss. All muna tayo dito, Jay. Yeah. Ikaw kailan? Sarot kay Boss Jules. Itong month. Ay? Diyan lang. Sa gilid lang. Sa gilid lang. Okay. Pero top lane, wala talagang pangyayari dito sa top lane. Medyo mahirap din kasi talaga patayin si Faye. Silang dalawa. Dalawang core sa top lane may pantakas. May Celestial Hammer, tawag nito, Dawnbreaker. Si Void naman merong Timeless Walk. So, ganun lang din. Makakalayo lang din sila if ever nga i-go. Sayang yung attempt nila dun sa mid lane, ano? Hindi tumama yung Eye Shard. Pero etong attempt na to, panigurado, mapipit na si RR. Nasaktan mga kaibigan with that impale. Coming from Bombi and Rupido. Pinalakol, eh. Binigyan ng 70 na grade, eh. Ang lalim masyado ni RR dun. He knows na may potential kill yung Dawnbreaker and Nyx Assassin, eh. Yun nga sabi ko, mahirap patayin yung mga core, pero yung mga support dito, hindi. Kasi milis, lalapit, pero sa baba, uy, yep, naku po! Seal, potentially mapatay, pero karma! Nakakarma siya sa part na yun, mga kaibigan. Abot naman dito si Jaja. Buti na lang, nakapag-TP out, ano? Pero sayang yun, coming from karma na... Sa harap yata siya nagtipi ng tore, no? Late na yung swing ng cameraman natin sa part na yun. Pero that's bawi. Revenge para nga dito sa Beastmaster. Meanwhile, meron kayo. Yun lang, wala kang time walk, Baby Jago. Pag si Baby Jago, walang ano yan, time walk, automatic, ipo-person talaga nila. Ito na si JG, popping is sa Rolling Thunder. Dapat, pero nice TP. Come from RR din dito, ano? Napitas pa yung midline ng Xerxia. Very nice rotations from the support, killing the kay Pangolier dito. Even if he meron na siyang level 6, eh, hindi siya nakapag-ultimate. Sa top lane naman, yun talaga. But if you're a Faceless Void, pag
mababa pa yung level ng time walk mo. Ang tagal kasi ng cooldown niyan eh. Mm-hmm. So kailangan mo maging maingat kung kailan mo gagamitin. Pero eto na yung snowball. Look at the aggressive tactic dito na ginagawa ng MAG. Sunog sa pulse snowball, iniwan na ni Kishka, tapos nag-last it na si Zero. Tapos they know. Kill na yan, ano? Meanwhile, top lane, babawi naman sila dito kay JG dapat sa counterpart na carry ng Nature's Prophet. Pero, one second, meron siyang time mo. Gusto ba yata niya magpa-damage ng squash buckle? Iyano niya. Ay, dito buti hindi tumama. Pero may shield crush and medyo maso-slow siya dyan ng bahagya. Kailangan niya nga tumago, no? Pero I think Miracle, buhay na siya dito. Mata-time dilation. Uy, again! Double dodge! Pero andito na si Karma, mga kaibigan, with a Sprout and no chance. JG! Strike 2, mga kaibigan. Pero sa larong baseball, kailangan strike 3 bago ka ma-out talaga. Buti na lang ka, mo, no? Hindi na tumatlo sa part na yun. Dalawang squash na dito, mama, man. Te, maganda din. For me, syempre, lugi pa rin yun sa faces void. Pero at least na-force out niya yung TP ng NP. Uh-huh. At natagalan siyang mamatay. Napatagal pa niya yung pagkamatay niya. So, na-drag out niya ng onte. Although, namatay pa rin siya. So, still bad for him. Kaso, NP naman dito, because of that, I think magpupush na sila dito sa torre. Yup. Since nandyan nga si Karma, walang kahirap-hirap. Itadrag lang, no? Gamit yung squash buckle para at least hindi ma-setupan si Kishka. Though, na-snowball siya dyan. Meanwhile, si Bombi na lang yung mapag-i-diskitahan dito ng MAG instead of Pangolier. So, decision from MAG, they know na dalawang course yung nasa taas pump pressure ng torre. So, they went for a kill kasi alam nilang kaya nila. But after that, isa, eto pa. Gusto pa nilang patayin. Yeah, potentially makakuha kung tatama yung cookie. Pero sabi ko nga, kung tatama. Pero may split earth naman na pang follow-up. So now, Ruby do might die. Medyo late na yung stun. Pero I think kung tatama, nandun pa din yung Paul Snowbind. That's silent right now. Pero siyang consumable, magic wand lang gagamitin. Sabay bote pa pala yun. Ano? Lagi pa nakikita ko si JG. Gusto niyang gamitin yung Rolling Thunder niya. Mamatay na siya. Pantakas dapat. So dalawang core kill yun, LV. Oo, lagi kasing nasa-stop yung Rolling Thunder niya kasi sa MAG, ang dami nilang pang-disable eh. Meron silang Roar, Snowball, Walrus, Sponge, Cookie, ang dami. So, kaya nahihirapan si JJ dito na uunahan siya. Kung gusto niyang pumatay, dapat mauna siyang mag-Rolling Thunder later on. I think sa ngayon kasi hindi pa siguro muna sila papatay kasi nga medyo lugi yung mid lane nila. Mas maganda siguro pag mag-smoke sila tatlo, Dawnbreaker and NP, they can easily TP naman eh. They can easily back up. So, 3-man smoke and then find somebody to kill. I feel like si Miracle na lang talaga yung pahirapan nila. Kasi yun yung kaya nilang din patayin eh. Kaya nilang ma-chain stun actually si Miracle. Speaking of Miracle, no, ahead dito si Karma ng at least 600 gold versus Faceless Void. And para makasabay siya sa farming, syempre kailangan niya nung farming tool. I don't know if magde-decide siya dito mag-Midas, Maelstrom, or Battle Fury. Bibira na lang kasi ngayon yung Battle Fury na Faceless. But ewan ko sa kaso dito ni Miracle. Pero I think once mabili naman niya either of the three, makaparm siya dyan ng makaparm. Kasi MP, either ano to eh, upgrade agad ng Glaifner after ng Maelstrom. Pero Kishka daw, manggugulo lang with the Ice Shard. Making his presence na alam niya na nagkaka-parman doon. Pero Bombi, dude. Action detection dito, tatama yung stun, and Carmen's here. May snowball save, hindi tatama nung superhero land dito ni Ruby daw. Pero dahil nga tatlo yan, ganda naman nung pagkaka-roar kay Karma bago siya mamatay, man. And na-deploy yung kisses dun sa backlines. Talsik mo lumalaway dito, RR, pero huli na nila dito, man. Eto nga si Kishka, Royal Chronosphere will be used para dito kay Miracle. First time, pero JJ dumikit ng konti, slight konti bagya lang, mapapatay pa rin naman niya dyan. Yung si Rupi do. Pero kaya pang i-takedown to. May double damage si JJ. RR. Yung 3-4-2 exchange. Pero Bombi, napagpakuldan na kaya siya ng spawn. Meron tong time walk. Kailangan ni Miracle i-time walk wisely. Mga kaibigan, wow. Tumumbler's toy lang. Pero hindi nabuhat agad ni Jaja. Yun. Tinamaanan ng stance of 8 bolt. 4-2-2 exchange. LB. Para sa bottom lane. Bawing-bawi si JJ doon. Lagi siyang napatay sa mid lane. Ngayon naman nakapag-triple kill siya. So parang bakbakan ba ulit? Ay, hindi. Hindi naman. Wala na silang pang-disable dun sa TP ni
Leshrac. So, actually, maganda sana yung Mortimer's cases na itong Snapfire. Kaso, yun nga, naka-DD. Ang laking bagay, ang laking tulong nung double damage rune ni JG. Ano yan? Ay, hello Ian Cadorna, shout out niyan. Taga Tagbilaran City din kasi Tagbilaran? Ako. Tagbilaran. Oh, sa Bohol. Ako si ako din. Taga Tagbilaran din ako, Bisaya. Yes. Pa same kami ni KJ, ano, Bisaya. Dabaw nga lang si KJ. Si Ovaltine, no? Ovaltine. Oh, cute. Cute na bagong aso nila Boss Jono, pero less than 1k na alamangan Leshrac. Pinaka top net natin diyan. Ganda ng galawan dito ng Leshrac ni ano ah, ni pato na wala pa tuloy sa isip ko yung name niya. Sino? Si Lesh, ano nga yung name niya? Nasa doon. Banggit ako ng banggit na name niya, biglang nakalimutan ko bigla. Radiant are scanning. Oh, maya, makikita mo din yan. Hindi ko naman memorize yung pangalan nila eh. Exiler, ayan, nawala sa... Ah, Exiler. Oo, sa Exiler. Okay. Pero baba, cash ka. Dito rin siya same, namatay kanina. And karma is here. Sabi niya, that's mine. Nag-proc pa dun yung maelstrom niya. Alam mo, na-commitlet si Zeus, ano? Pero Hand of Midas pala yung item choice ni Miracle dito na pang-farming tool. Sa bagay, mas mabilis kaysa dun sa maelstrom, no? Na buuin. Oh, kaso pag ganito kasi, yung farming mo, maelstrom kasi, makakadamage ka din sa hero at makakuha ka ng creep. Midas naman kasi, eh... Medyo passive nga talaga yung magiging yung void dito if mag ganun, if Midas yung i-choice niya. Siguro iniisip niya pag nag-chrono naman siya, meron namang cases eh. So yun na lang muna ang da-damage. Pero I feel like mapapunish sila dito by getting that Hand of Midas. Kasi aggressive na nga yung Xerxia ngayon eh. Tapos makita pa nila, ay naka-Midas si Void. So wala talagang physical damage to later on. Kumbaga, pwede lang kumiis, no? I mean, they can still fight since you have the snapper naman to back you up na may kisses, basta may chrono ka habang nagpa-farm. Kasi, prepare sa dito mamaya yung social. Like you said, yun nga yung item choice, eh. Kaya pwede talaga nilang i-go ng i-go. Meanwhile, speaking of i-go-go, Chi-Chi, pinato yung kisses dun, ha? Isa lang, alam na ni RR na nag-mess up na din sila, no? And kung legit man to... Kay Boss Andre, and stay safe sa mga tropa natin sa Masbate na naglindol daw ngayon. Naku po. Stay safe dyan mga lads. Ingat kayo guys. Pagka pag-ingat, eto si Zing. Automatic no? Si Karma lang yung wala. Oo, oh, si Rubido. And yun talaga yung mapoprovide sa'yo ng isang next assassin LV. Yun kasi talaga, kaya nag-search din ako eh. Kasi... Kanina, di ba, sabi natin, next assassin and NP maganda. Merong global presence sa NP, pero additional global presence with the Dawnbreaker. So, kahit hindi na si NP, kahit okay, sige, mag-pressure ka lang ng lane, mag-farm ka na lang. As long as may ultimate yung Dawnbreaker, siya na din yung ba-back up. Yup, eto mga kaibigan sa mid, ginamit yung Rolling Thunder. Pero mag-out na rin naman din sila JJ and Jaja. I'm surprised na hindi pa nila napupush yung mid lane, na the fact na meron silang Beastmaster and Lesh. Nagagawa ng Xerxia na paraan na huwag mabasag muna yung mid lane nila. Kasi hindi sila masyado makakapag-focus sa mid lane kasi lagi silang pinapatay sa may side lanes. But they'll go for a smoke din naman at naku po, parang may humahuli silang nagpa-farm na NP pero nakaramdam. Pero nandun na yung snowball eh, no chance. I mean, wala nang ulti din si Dawnbreaker to help him. Kaso si Jaja, sakit na provide yun na damage with a fate bolt, kaso lang. Where's the secondary attacker? Si Dawnbreaker sana, pero pin-reassure lang. Walang trade na mangyayari, and that's karma right there. Mapapaisip ka, ano lang yun ha? Plain smoke lang yun, LB. Tapos napatay nila si Karma. Mapapaisip ka kung may observer words ba sila dun or wala. Nawala naman na drop dito yung image. I think parang expected na din... Expected na din ng MAG na doon nga magpa-farm yung NP. Diba? Hindi naman nagpapakita sa lane. So, second option kasi niyan after that laning, syempre triangle. And I think nakita nila na meron nang stock. So, kukunin din kasi yan ng NP talaga. Eh. Lalo na meron na siyang maelstrom dito. So, that was a nice rotation. That was the best hero na makukuha nila. Carry yung napatay nila sa kalaban. Well played, ano? Kaso lang, nakakahinga-hinga na dito si Faceless Void. I mean, kung siya pwedeng huntin dito ng huntin ni, ano, ni Bombi. Kasi Dawnbreaker and Karma naman yung pwedeng tumulong agad doon. They have the lockdown, no, to do so. Pero right now, I mean, babalik lang sa lane yung Faceless Void, sabay balik sa left side ng jungle.
Nakakaano siya. Nakakahinga-hinga, nakakabawi. Meron siyang breeder, kumbaga. Kasi Jojo dito, naku po, nasuslow. Pero the good thing is, nandito naman si JG sa may likod eh. Ito talaga yung napoprovide din. Ay! Grabe nga siya. Na-avoid niya yung cookie, tas na-avoid niya din yung wild axe. Kaso yung cases, hindi niya nakayang takasan. And masusunod siya dyan ni Zil, mga kaibigan. Kaso sa middle lane, naku, Lesh Rock to. This could be a big kill for them. Meron na mga heal na mapoprovide. May sustain. Kaso lang, kaya pa nila i-takedown mo. Kaya naman, Exiler. Kaso pwede silang i-chrono eh. Since nandiyan si Miracle, takot din sila. Sayang yung attempt dito. Kaya Exiler, hindi agad nila natapos yung trabaho dun sa part na yun. Mahirap din kasi talaga if you don't have a Spirit Vessel and you want to kill this Leshrac na merong Bloodstone. Yung spell lifesteal niyan, mahirap i... Parang yun siya kukunat eh. Yun yung mga nakakakunat sa mga gantong hero like Razor, Leshrac, yung mga ganto Bloodstone. Buti nga no, hindi na napipick si Razor with the Bloodstone meta. Oh, parang umayaw na yung mga timbala na dyan. No? Nung nag-trend siya, parang pang 1 week lang no. Oo, pero malakas pa rin. Nakalaban namin sa MMR, di namin kaya patayin kahit lima kami. Sobrang ano, sobrang bosset talaga sa Razor. Siguro, pag pro player kasi, they know how to counter it. So, kaya nga yung Lina ngayon, dati hindi natatalo, pero ngayon kaya-kaya natalunin. Correcto, kaya-kaya nila patayin agad yung Dawn. Medyo may kakunatan yan, Cronus Spear sa dalawa, pero nasa na yung follow-up. Focus kasi sila din sa Dawnbreaker. Eto na yung Roar with a Split Earth follow-up. Hindi na nagising after ma-Chronos. Pero napaka-well played doon para sa part ni May Raquel. And napaka-aga nito, 18 minutes, aging high ground sila dahil patay for at least good 30 seconds. Dito yung Xerxia. And right now, MAG kinakatok na yung tarangkahan. Kaso, they need creep wave. Nandun yung glyph. Hindi naman na ipipilit. Ano? Mukhang masaya na sila nakapanalo. Ito silang teamfight doon. And 3-2 tower na na-push LB. Miracle nga, sabihin natin, wala siyang damage eh. Pero, I guess, kaya din siya naging okay na din Son of Midas because he knows na Exiler, he does have the damage from his skills. Kahit nga kanina, nung nag-chrono, walang Mortimer's kisses tayo nakita kasi on cooldown. Pero they still did kill 3 heroes sa may Xerxia kasi yung pag-lockdown nila, chain stun, hindi na nakagalaw yung tatlo. Yung Dawnbreaker kasi, na tank niya lahat ng damage nito ni Exiler. Kumbaga kahit hindi siya nasali sa chrono, mamamatay pa rin siya, wala siyang magagawa. Kasi wala namang makakapag-save sa kanya noon. So, I guess that clash was really good for MAG and Roshan is up. So, I mean, pwede silang mag-Roshan dito. They do have Mortimer's cases. Siguro patayin muna nila yung Pangolier. Kasi Pangolier is one of the best heroes na bale ang angulo kasi ng Ares eh. Rolling Thunder, ilang beses ka yung masastan dyan. So, kung gusto nila mag-RS, maybe wait for the chrono and then patayin nila. Kahit si Pangol lang mapatay nila, kaya-kaya na nila yung Roshan. Ipapasa na daw ba sa'yo ang sumpa ni Jules? Gusto mo daw bang ipasa sa'yo ang sumpa ni Jules? Ewan ko, kasi may mga araw na ang may sumpa brownie. Eh. Ang sumpang brownie. May mga araw din na salam ako eh. Alam ni Direk yan. Salam din ako. Sinasabi niya, alam mo sabi niya sa akin, ito ha. Nangyari to kanina sa cafe, bago mag-start to. Oh. Ako si LB pala yung first game 3 to. Talaga ba? Oo, kanina. Ano ba yun? Sisiraan mo naman ako. Mati, si Direk eh. Pero kisses dineploy. Hindi naman nila mapapatay si Rupi doon. Nandun yung control unit. Ang bilis ha, naka-histron dito sa Exiler. So pwede niya talagang abutan. May naslow na siya dyan nung Light Strike. Kaso lang, a-avoid niya yung Split Earth. Pero kung malilip siya nung Rubik, wala silang follow-up. Andito na si Nyx Assassin. Uy, uy! Grabe naman, napaikot-ikot lang yun. Napatay niya pa yung Nyx. Lakas yung carapace. Oh, saka no. Ang kapel lang ng Nyx. Ang sakit na ni Exiler dito eh. Meron na din siyang kaya. So Spell Amplification is there. Nice sidestep from the Dawnbreaker, hindi nga siya napatay. Pero I think that was still okay. Okay na din yun. At least support lang yung nawala. Yeah. Kesa sa core. Kanina yung nawala. Kanina na Dawnbreaker. Pwede na rin. Mm. I mean, uncontested pa siya, no? Siya ang nagpasa ng malas. Wow! Ako pa! Eh, bago lang ako dito, eh. Ikaw pala ang nagpasa ng ako pa, nasisi pa, eh. Dali ka ni Direk, no? Pero right now, nagra-Roshan na yung MAG.
easy ages for Merakel dito, for sure. And there's no way to contest para sa kupunan ng Xerxia. And syempre, that Roshan kill is brought to us by Vortex, mga kaibigan. For your PC upgrade, go for Vortex, baby. Yeah. Yon. So, ay, yun na nga, no? Pumatay sila ng isa. Kahit nagsasabi na napatay nila, they went for the ages. And, but, Xerxia, even if merong ages, yung MAG, they went for the smoke, they know that pwede naman silang mag-pick off as long as hindi sama-sama lima yung MAG dito, kayang-kaya nilang pumatay. Kaso ang problema dyan is sama-sama yung apat. Kaya yung smoke ng Xerxia, eh, naging useless lang din. At parang so, may malalagot pa nga ata. Malalagotan talaga ng hininga to. Panigurado, nandyan yung control unit. 3 heroes, 4 heroes working together para makakuha nga dun si Ruby do. And very unfortunate nun sa part ng Dawnbreaker kasi pwede nang ma-clear out yung mga outer towers. Kaya yung tier 1 sa taas, dire-direcho hanggang tier 2 tower. Ganun nakadali, LP. Okay, tama naman yung Tori doon. Pero uy, naka... Kala ko laban yung sinusundan ni Bombi sa part na yun. Eto, nakasunod sa kanya si Kishka. And they have Gem of True Sight din kasi LV. That's why. And Split Earth will connect. Nandun din yung Hawk doon. That's why. Alam nila kung may kasama ba or wala. So, 2 kills, ano? Yung pagkalamang ni Leshrac sa mga rotations niya. Actually, nung early game kasi, yung mga rotations ng MAG dito, pinangunahan nila lagi yung Xerxia eh. Kaya nung nalugi si JG sa mid, dun talaga nagsimula yung hirap ng Xerxia dito. And sabihin natin Xerxia, mabilis silang mag-push. Pero MAG kasi, they also have the Leshrac eh. And sa ngayon, hindi sila natatakot. Kasi nga, they do have the Aegis dito sa Leshrac. Ang tamang-tama lang din na kay Leshrac nila binigay. Kasi Void, wala pa naman siya masyadong gagawin eh. Mag-farm muna siya. Wala pa siya. Here, his items is not enough para pa makapag-damage ang mga heroes. Muntik na si JJ dun ha. Plano saan ng Ikrono. Buti na pag-dagger out. Ito may BKB naman na yung Nature's Prophet. Pero, I mean, kaya pa naman nila i-delay tong game na to. 7k lang naman yung lead and right now, i-avoid nila yung T-fight since may Aegis of the Immortal. Pwedeng split push lang. Ginagawa ng Pangolier. Tsaka, ano dito, actually, tatlo sila eh, no? Pangolier, Dawnbreaker, and lalo ng Nature's Prophet. Pwede silang ano, mag-delay ng laban dito, El. Panigurado. Kaso, walang nag-vessel sa kanila, no? I think it's too late na din kasi para mag-vessel eh. Kaso, ngayon, wala pa silang pampigil dito sa Leshrac. Siguro kailangan ng Skadi, ng NP. Cha-cha, nandun yung Snowball. Easy kill na. Split Earth naka-ready na. Nakakasana yan. Pang monster kill ni Exilern. What a game, ano? Para kay Exilern dito sa unang laban natin. Oo. Ang hirap din kasi pag may nahuli tong MAG, sure dead eh. Kasi may chain disable sila, lalo na yung mga heroes na wala pang defensive items. Kaya nga si Nyx Assassin, napilitan siyang mag-BKB first item eh. Kahit support siya, naisip niya, okay, BKB na lang ako. Kasi nga yung mga skills, hindi naman physical damage yung nakakasakit dito sa MAG eh. Kasi Merakel, wala pa naman siyang item. Si Lesh talaga. Si Lesh talagang kumikit din sa kanila, panigurado. Lesh and Snap for me, masakit yung damage na nadideal sa clashes. Naku, mahirapan pa sila lalo nito. Kasi pwedeng-pwede na mag-initiate yung Beastmaster since nabili niya na nga yung Blink Daga. Mga kaibigan, Aghanims for JG, malapit na ba to? Medyo matagal. Ay, hindi, sakto na lang. 1,100 gold na lang yung kulang niya. Mayaman pa rin naman yung NP. Wala silang dapat ikabahala dito. Lugi lang talaga sila sa teamfight in terms of arsenal pagdating sa ulti. Gulis eh. Sobrang kakatin yan, Roar. Lalo Chrono and Thesis. Oo. Masakit nga. Masakit naman talaga yung skills na binabato ng MAG dito. Ay, kaya nga lumalamang sila eh. Pero it's not yet over for Xerxia. Kayang-kaya pa nilang pumalag NP dito. Payaman na din ng payaman. And pag na-drag nila to ng onte, sasapak lang si NP. Pero speaking of sapak, sinapak nga muna si Rubido ngayon ni RR. So I guess Xerxia, hindi muna sila naghahanap ng patayan ngayon. I think they're just waiting for these Aegis to expire bago sila mag-smoke, bago sila pumatay. Ay, naku po, muntikan pang naabutan. Buti nakapag-TP si NP. Si Bombi, mapag-TP din, ano? So, mapag-out yun nga, like I said,
split push lang talaga yung pinaka-better na magagawa nila ngayon. And hope for the best na baka sakali magkamali yung MAG. I mean, unti-unti na rin naman nila nakukuha yung mga key items nila dito, sir. Especially yung sinabi mo nga recently, no? Yung mga BKBs na very much needed for them. Meron din mga BKB si B... actually, di pala. Sir, siya yung kailangan ng BKB dito eh. Pero BKB ni Beastmaster, I think it's also good para makapag... tayo siya. Hindi siya matatama ng Rolling Thunder, hindi siya ma-lift or ma-stun nitong next assassin. So I guess Beastmaster ginawa niya na lang tong BKB. But speaking of BKB, ito si Nyx Assassin, onti na lang, meron na siyang BKB. Ang tanong, kung hindi siya mamamatay. Speaking, ito na yata yung nihintay nilang pagkakataon. Naku po, nag-messed up dun yung MAG. What a Rolling Thunder! Para nga dito sa naka-aganim sa Bangler, gusto na siyang bawian. Pero Keshka, kailangan niya tumakbo dito. Superhero landing coming from Rupido. Takbuan na since wala silang Faceless Boy na pwede mag-trono. And Karma, titipi lang sa harap dito ni Keshka. Pero may mahanap pa kaya silang better target? I mean, the fact na napatay nila si Faceless Boy dito and Tuskar. Hindi nga lang timing sa Roshan, ano? Pero yun na okay yung 2 kills na nagawa nila doon, LB. Ay, goods na talaga yun. Kaya nga, di ba, nung nawala na yung AGs nila, Shaq dito, nag-go na sila. Ang ganda din kasi na talaga ng combo na nagawa ng Nyx Assassin ng Tangolier nung nahuli nila agad yung dalawang heroes na stun nila. Yup. And ito, mga kaibigan, Exiler. Easy kill pa ata si Bombi dyan. Nagpa-plan ng BKB. And wala pa namang basher dyan si GG. That's why di na nila tinry. Ano, i-cancel yung TP. Pero ngayon, Karma na pag-push sa middle lane. Pwede abutan, ha? Remember, meron silang gem. I mean, since patay yung Tuskar pala. Wala. Wala na. I think nakuha na. Nakuha na. Pero si Karma, aabutan ba? Hindi naman. Nakita lang, pero hindi inabutan ng roar. Pero yung kill na yun kasi goods na din yun, I think, for Xerxia. Support yung nawala sa kanila, isang support lang, tapos 9 second duration na BKB yun ng Leshrac. Yep. So parang best scenario na yun kung may mapat, syempre mag-BKB ka, 'di ba, para to defensively hindi ka matatamaan ng mga magical damage. And I think for Leshrac naman, gusto niya sana ma-utilize yun. Pag 9 second kasi yung BKB mo, much better pag clash eh, di ba? Sobrang dami mo. Ang dami magagawa ng 9 second BKB. But that time, napilitan na siyang mag BKB para hindi siya matamaan ng Carapace. Mm. So, goods na din yun, I think, for Xerxia na si Nyx lang yung namatay sa kanila. Kumbaga, feeling ko, dapat magpataas na ng mana dito si Lesh, no? Since they're facing Pangler naman ay may defusal. And also Nyx Assassin na pag pwede lang siyang tapyasan agad ng mana, no? Kasi sa mana talaga siya sobrang nagre-rely. So item check, mga kaibigan. Faceless Boy going for Mjolnir. Linke naman for Pangolier yung next na magiging item. Pero before that, I think Aghanim Shard is better. Sabay sa kanya lang, sa kanya na iuli. I mean, sa kanya na bubuin yung basher, no? After Linkens. Si Faceless Void? Oo. Ay, taga lang. Naku. Rupido. Pero may Rolling Thunder. Pwede tatlo masardo niya. Kaso mga naka-BKB. And Roar will be used. Karma. Is he going down? Nakaka-survive pa konti, ha? Pero not for long. So much damage to deal with. And naslow pa nga dito, Jaja, na Wireless Punch sa likod. Chrono Spear will be used, pero that's only next. It's fine. I mean, Miracle, pwede na yun kaysa wala. Tsaka the fact na namatay nga si Karma, pwede sila mag-high ground ngayon, ate. Yeah, not the best Chrono Mortimer Sisis combo kasi support lang, pero kill is a kill, I guess. This could be a double set of barracks, ano, kung sakali dito sa middle lane. Di ko lang sure, kasi merong 40, tas pag nawasag kasi itong tier 3, may 40 din ulit. Yep. So, possible naman, pero ayan, no, hindi sila nakakapag-push ng mabilisan pa for now, and pabuhay na din kasi yung NP. I think one set of racks, and magbaback na sila. Kasi wala silang mga ultimate. So, medyo mahirap lumaya. Ayan, di pa nga nila nabasag. Tier 3 talaga. Oh. Ang kinaya. Eh, respect nila dito yung NP na pabuhay na. Kaso pwede mag-contest yung Xerxia. I think, yung 20, 30, less than 30 seconds na pag-respawn ni Roshan dito. Palagay ko,
napagpa-call down na din sila ng BKB nila. Si Karma kasi, I mean, pag team fight, pag naguluan yung MAG, doon siya nakaka, ano yun, nakaka, tawag dito, nakaka-sneaky ng tipi sa harapan ng kalaban. Pero sa part na yun, tumipi siya sa harap ng kalaban. Winelcome talaga siya open arms eh, ng MAG, that's why. Pero Roshan is up and I think both teams aware sila na meron ng RS. Kaya nga yung Xerxia dito, they went for the smoke, try and kill one para makapag-Roshan sila. But of course, hindi hahayaan ng MAG yan. Kasi I feel like this game, kahit 15k gold lead yung MAG dito, kayang-kaya pa silang ubusin ng Xerxia eh. So, kailangan din makuha pa nila yung Roshan. What a roar! From downtown mga kaibigan, di halat ang galit ha. Pero tumama split earth dito, Kishka will jump in but the chronosphere is too perfect. May squash buckle nga lang dun sa likod, mapapatay ba si Bombi? Bombi also meron siyang BKB but the chrono. Again ano, my god, nakakopya ng Rubik dun para ma-hold lang yung kalaban ng sa ganun si Miracle. Wala siyang backup dyan sa likod. So napitas to Scar pero sa kabila naman is si Ruby do 1-for-1. Wala siyang mana gano. Pero patay pa rin si JJ doon. Hindi ko sure kung bakit sinundan niya pa ng very very life yan mga kaibigan without NP. And right now, Karma na sobrang low HP. Mapipitas din siya dito ni Miracle. Apat yan. Pwede na lang ituloy yung unfinished business dito sa middle lane. Wala, hindi nila kinaya. Ox na sana eh. Maganda sobra yung Chrono. Pero hindi, walang namatay sa Chrono eh. Kumbaga nasustain lang sila with the Guardian Greaves. But the problem is, after that Chrono, meron pa rin damage yung MAG dito. Kasi nga, well-farmed na sila eh. Marami na silang items. In that roar, it's too OP mga kaibigan. Pang malayo ang long range and the Jaja. Makakasurvive pa actually ha. Pero ang plano lang naman ng MAG talaga dyan is i-push yung barracks ano, and they can transition sa Roshan. Oh, dapat hindi sila masyadong mag-overextend doon just to kill a support. Okay na yun, hindi man namatay yung Rubik, nakuha naman nila yung barracks. And this time, pwede silang mag-Roshan. But are they going for the Roshan? I feel like... Wait, Chrono siguro. Just to play it safe. Without Chrono, parang ano yan eh. Masyadong risky. Yeah, totoo. Lalo na buhay lahat ng MAG. I mean, ng Xerxia dito and they have the Ruling Thunder. So yung MAG... nag-aantay muna sila ng perfect or the right timing para mag-RS. So ngayon, pa-call down lang since yung roar, malapit naman ha. Grabe si ano dito, ha? Si Zil. Walang pag-aalinlangan siyang mag-roar talaga. Pag may nakita siyang hero, auto-roar talaga. Man. Kaya lang, may na-squash buckle dagger in dito and that's gonna be Snapper. Our kababayan RR is dead mga kaibigan. Down for 50. And pwedeng mag-gamble dito yung solution na mag-Roshan since man advantage sila. And right now, wala pang chronosphere. Kailangan lang nila bilisan talaga, LB. Kailangan nilang bilisan. Actually, meron din naman silang NP eh. So, possible naman to. Pero MAG, hindi sila natatakot kahit 4v5 lang. Kasi they already have the chrono and they have the damage kay Exiler. Pero tingnan mo naman, ang bilis nila napita si Jaja doon. Kishka with a BKB. Rolling Thunder come from JJ Gadamit and roll up. Lang pala, pero nagtitipi ba siya? Hindi, no? Nakatulog lang si Kishka sa part na yon. Pero since may chronosphere na nga din, doon naman kailangan rumispeto na ng Xerxia. Oo. Respeto na talaga. Pabuhay na kasi yung, ano eh, yung Snapfire. And they still have Roar, Chrono, Mortimer's Kisses, complete pa lahat. And wala na ding Rolling Thunder yung Pangolier. So, mahihirapan na sila. Kasi yun ang isa sa pampigil nila dito sa MAG, eh, which is the Rolling Thunder. So, but MAG, ayaw nila mag-RS. I'm surprised na hindi sila nag-Roshan. They have the idea na malayo pa yung Conbreaker next. That's why. Tsaka, nagpakita din sa bottom lane yung Nature's Prophet, I think, eh. Piniping pa nga nila dito yung Rubik. Oh, kita mo naman. Bumasok ng tier 3 para mag-defend muna ng top saka sila mag-Roshan para medyo busy. Siguro alam nila na pag 5v5 kayang-kaya nila pag meron silang ultimate. Kaya hindi sila nababahala. Hindi sila nagmamadali na ay arrest na tayo habang wala pa sila. Pressure muna natin yung top lane nila para ma-force out silang mag-TP, mag-defend. And then that's also space for MAG na makapag-RS. Hindi napapayag dito, LV, yung Xerxia. This time, they will contest. Pero how, mga kaibigan? Nahold sila doon because of that Nature's Prophet, the Aghanim Scepter.
So tutuloy na si Miracle. De-deploy nila dito yung Illusion, pero out lang muna. JG medyo maaga pa sa first. Na-bash pa mga kaibigan ni Roshan dito. Ganda ng initiation. Coming from Tusk, killing Bobby, pero nandun yung BKB with that Spike Carapace. Roar meanwhile, dito nga sa Nature's Prophet, and kita mo naman Miracle nag-jump in agad sa kanya, nag-BKB, pero gagamitin niya ba yung Chrono? Damay teammates niya kung sakali. I'm surprised na hindi niya kinrono yun ha, kahit na madamay yung teammate, kaya niya patay, feeling ko eh. Siguro hindi niya kinumit pa yung Chrono kasi hinayaan na lang nilang mag-TP para mag-out na at makapag-continue sila sa Roshan. Kasi later on, magagamit naman nila yung Chrono eh. Once they have the Aegis, syempre they'll go for that throne na or maybe Mega Creeps, di ba? So, ox lang din naman eh. Hindi naman kailangan na patayin na natin ito, yung pwede, MP. Pwede. Wala sa kanya yung Roshan. Exiler, kailangan lang gumamit ng spell. Sabi dito ni Bombi, boss, mamamatay ako dito, boss. Ah, hindi, nandito yung Faceless Void ni Miracle eh. Ayan na, si Bossing Karma Chrono sa tatlo. Hindi nadamay yung isa, pero Miracle, mapipitas nila. Actually, nadamay sa Ledgy. May sustain, pero si Exiler buhay ang itinakda, mga kaibigan. Oh my gosh, ito na yata nagtapos ang laban, nag-disconnect agad after si Karma sa part na yon. Sabi ko na nga ba, boss, wag mo tuloy. Nagdadalawang isip na si Bobby, boss, tutuloy ko ba ito? Matay tayo dito. And Miracle, he knows, no? I mean, he read it like a book. Nagtago lang siya sa may three lines, sa may gawing right side. Spinate nila dito si Leshrac. Well played, Binate sobrang nila. Well played. Alam nila eh, na hindi kayang patayin. Munti ka na yun mamatay kasi nga nasali sa Chrono, but yep, the sustain. And once kasi na hindi mo ma-burst down yung Leshrac na yan, pag nakapindot na yan ng Bloodstone, wala na, finish na. No ano nila, parang nasa fountain yan. Pati eh. Pati na damay ngayon eh. HP. Appreciate yung Rubik, appreciate yung si Karma, pero men, yung kunat, hindi talaga kinaya. Yep. Sheesh! I think problem din talaga is napabayaan nila si Exiler. Sa mid, ganda ng laning pace, ganda ng ma-rotation, ganda ng gank. Ang ganda overall nung naging game na Exiler. MVP, no? Alagay mo. Sabihin, oo. Oh, I guess, siya yung MVP. Pero maganda din yung rotations ni Kishka. Saves from the snowball. So, actually, silang lahat maganda yung ginawa eh. Overall, team performance dito, no? Yes. So, tingnan natin kung makakabawi. And, ang last nila sa BTS, but pagdating Division 2, no, magwa 1-5 standing dito kung sakali matalo si Game 2 yung Xerxia, and malulugmok na sila dyan sa baba kasi walang Division 3. Balik na naman sa Open Qualifiers kung sakali yung magiging laban natin dyan. Pero don't go anywhere guys, always support local casting. Dyan lamang kayo dahil magbabalik kami. Promise, dagger out.